Hi guys, welcome back to my channel. In this video, I'm going to show you how I put drainage holes into these ceramic pots and plastic pots. Pero bago ko ipakita ang video na ginawa ko, invite ko muna kayong mag-subscribe dito sa channel ko. It's called Halamam Channel. Kung magustuhan niyo itong video na to, paki-like na rin at hit that notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Salamat! Kahapon, nagpunta ako sa plant shop at nagtingin ng mga paso na pupwede kong bilhin. Nung una, ang bibilhin ko lang ay yung para mga cover pots. Kaya lang naisip ko, bibili ako ng medyo mas malalaking plastic pots na ilalagay ko dun sa cover pot para magiging doble yung mga gagastusin ko. Kasi yung mga nandun sa mga shop, usually, yung parang ceramic pots lang sila at mga cover pots lang. Parang walang mga drainage hole. Eh, ang drainage hole sa isang pot, importante na magkaroon ng drainage hole. Yung mga planters, kailangang umagos yung excess na tubig na idinilig nyo sa halaman. Otherwise, yung mga ugat, mabababad dun sa soil na basa, baka magkaroon ng root rot yon dahil may bacteria or fungus na nandun sa lupa. So, ayon ang halaman na yung ugat nila, sensitive na ugat, eh mababad sa basa. Yung parang kunyari nag-overwater kayo, diba? Tapos, yung tubig, maiipon lang dun sa loob ng paso. Kaya, naisip ko na pupwede ko siyang butasan or lagyan ng mga butas yung mga pot na binili ko. At dahil nakasale ito, pero walang butas, kaya naisipan ko na baka pupwede yung power drill gamit yung drill bit. Ito yung mga binili ko na pot. So, medyo malalaki siya kasi gusto kong ilagay yung mga halaman ko na medyo malalaki na. Kung titingnan nyo, itong katulad nitong pot na to, wala siyang butas. Pag nag-overwater ako, yung tubig maiipon lang doon kung idiretso ko siya na lalagyan ng lupa. Tapos, wala akong parang plastic pot na nilalagay kung idiretso ko lang yung lupa at doon ko na siya tataniman. Kung naparami yung dilig ko, mai-stack yung tubig doon. Kaya yung ugat, maaaring magkaroon ng root rot. So, ito yung mga pots na binili ko kahapon. Etong mga to. Pero, pwera ito dahil parang ginawa ko lang na example. So, ito siya. Magaganda siya, guys. Kaya na gustuhan ko siyang bilhin. Ito naman, plastic pot siya. Kasi gusto kong ilagay dito yung string of hearts na gagawin kong parang flowing. Ihahang ko siya, tapos pupunuin ko tong buo para pag tumubo siya, para siyang falls. I-video ko rin to, guys, kung paano ko gagawin yung string of hearts later. So, yung pagbutas ko, ginawa ko sa labas. Meron akong naging pagkakamali dun sa pag-drill. Naisip ko actually na maglagay ng tubig dun sa habang nag-drill ako. Kaya lang, parang okay naman. So, hindi ko na siya ginawa. Pero mas maganda sana na naglagay ako ng tubig haba ang nagdi-drill ako para hindi siya maalikabok and at the same time, dahil drill to, parang bilis na pag-ikot nung drill bit para siyang magiging sobrang init at makaka-apekto dun sa binubutasan nyo. Kaya, pag kunyari magdi-drill kayo ng hole, mas magandang maglagay kayo ng tubig habang nagdi-drill kayo. Kahapon, nabili ko tong mga pots na to. At parang cover pot lang siya. Wala naman tong mga butas. Naisip ko, siguro po pwede ko siyang butasan gamit yung drill. Sana hindi siya mabasag. Tingnan natin. Itong drill bit na gamit ko ay number 5. So, sakto lang siguro yung magiging butas niya. Teka, subukan natin. Tingnan muna natin dito sa gitna niya. Dahan-dahan lang guys, subukan lang muna natin, huwag nating madaliin, konti-konti lang para hindi mabasag. See, parang okay naman siya. O, diba, meron na siyang mga butas. Ayos. Meron lang crack dito, pero hindi naman talaga crack. Parang natanggal yung coating niya. Yung sa paligid lang naman.
Kaya okay pa rin. At saka matatakpan naman ng lupa, kaya okay pa rin. Yun. Salamat naman po. So, ito naman, plastic to guys. Kaya lang yung maliit kanina yung ginamit ko. So, siguro itong nandito sa apat na corners, tsaka itong gitna, lalakihan ko siya. Yun. So, ito na yung mga na nabutasan na ano. So, kung titingnan nyo, ayan na guys. So, parang okay naman siya. At nakalimutan kong banggitin na yung bubutasan nyo, yung parang pinaka ilalim na part ng pot, kasi para pag kunyari yung tubig na punta doon, dadaloy siya palabas. Tapos ito naman din, so okay siya. Yung ginamit ko dito na drill bit ay number 3 to. Tapos ito rin, ito ay number 3 at number 6. So I think mas maganda yung number 6. Kung nakikita nyo, hindi ko na, nahirapan na akong tanggalin yung tag, kaya may tag pa rin siya. Pero may butas naman, so okay lang. Ito naman ay, yun din, oh. Okay siya, diba guys? So, parang, paano ba yan? Ayan. Okay. So, hindi siya maganda yung loob niya. Parang natanggal yung coating. Pero okay lang, hindi naman siya nag-crack. So, yun yung importante. Hindi nag-crack at hindi nasayang yung pot na binili nyo or binili ko. Okay? So, etong plastic pot naman na to, ito yung ginawa kong experiment kung alin yung or saktong size ng drill bit na gagamitin ko. So, kung titingnan nyo, naparami na ang lagay ko. Pero okay lang naman kasi, ibig sabihin, aagos yung tubig ng maayos dito, diba? So, yun lang mga halamoms ang tungkol sa video ko na ito. Sana nagustuhan nyo o may napulot kayong aral mula dito sa video ko na ito. Kaya ang maipapayo ko, kung meron kayong gustong pot pero walang drainage hole, ngayon, pupwede nyo na siyang bilhin kasi meron kayong pwedeng gawin. Pupwede nyo siyang butasan. Gamit ng power drill, madali lang siya para sa akin, madali ko lang siyang ginawa, hindi naman ako nahirapan. Ang isang importanteng kailangan yung tandaan na bago kayo mag-drill, kailangan may mga protective gears kayo. So mas magandang maging safe tayo parate pag nagde-drill para walang perwisyo sa katawan na mangyayari sa atin. Yun lamang po guys. Kaya mga kahalamams, kung nagustuhan niyo itong video na to, please like the video, share, comment, at kung po pwedeng mag-subscribe po kayo sa channel ko. It's called Halamam Channel. At kung mag-subscribe kayo, pakipindot na rin yung notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maraming salamat!